Biglang bumagsak ang isang jet plane sa gitna ng airshow sa southern France. Ilang saglit bago yan, nagpaikot-ikot muna sa air ang aircraft bago tuluyang bumulusok sa Mediterranean Sea. Nasawi po ang piloto. Inaalam pa ang sanhina aksidente. Dahil dito, kinansela ang demonstration ng aerobatics team ng French Air Force na kasama sa event. Bahagi ang airshow ng pagunita sa 80th anibersaryo ng D-Day landing sa Provence noong World War II. Patay ang isang lalaki sa Rizal sa engkwentro sa pulisya na sumita sa kanya dahil sa bitbit niyang baril. Nakatutok si EJ Gomez. Kuha ang videong ito habang nagpapatrolya ang mga tanod at pulisya sa Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal, mag-aalas 12 ng madaling araw kahapon. Maya-maya, isang lalaking nakamotor na may bitbit na baril ang umalarma sa mga otoridad. Nung time na sinita siya, ano ma'am, bigla siyang bumunot ng baril. Nung nakita na niya yung pulis, bigla siyang nagpaputok na ng ano kasi alam niyang marami. Marami kaming nagro-robbing. Sa iskinitang ito sa Block 15, Puro 4, Lupang Arenda, Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal, nangyari ang pakikipagbarilan ng sospek sa mga otoridad. Nagpaputok ito ng 4 beses. Ayon sa mga rumisponding tanod at mga pulis, umabot sa 500 metro ang itinakbo ng sospek sa iskinitang ito, bitbit ang kanyang baril. More or less 4 shots ang pinutok niya sa ating mga kapulisan at Barangay Public Safety Officer. Then from there, nag-return fire yung ating mga police. And yun nga, na tamaan itong suspect. Na-recover ang 4 baso ng bala ng .45 caliber na baril na ginamit ng suspect. Isinugod sa ospital ang suspect pero idiniklarang dead on arrival. Base sa investigasyon, dati na raw nakulong ang suspect sa kasong pagbebenta ng illegal na droga at possession of illegal firearms at nakalaya nito lang Abril. Tinitingnan din natin ang angulo na may mga kaugnayan siyang sa illegal na droga diyan sa nangyayari diyan sa Taytay, lalong-lalo diyan sa Barangay Santa Ana. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, dalawang low pressure area ang binabantayan ng PAGASA. Ayon sa PAGASA, nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang isang LPA at walang direktang epekto sa bansa. Ang LPA sa loob ng PAR, mataas ang tsansa maging bagyo sa loob ng 24 oras. Huli itong namataan 630 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Napakalapit din ito sa linya ng PAR kaya posible rin lumabas sa loob ng 24 oras. Southwest monsoon ng habagat ang nagpapaulan sa Batanes at Babuyan Islands. Maaari naman magkaroon ng localized thunderstorms sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Maghanda po sa posibilidad ng flash floods at landslides. Nasamsam ng Bureau of Internal Revenue at ng pulisya ang mga vape product na wala umanong tax stamp sa gitna ng trade show ng vape sa Las Piñas. Ayon po sa BIR, kung walang tax stamp, ibig sabihin ay hindi anila bayad ng excise tax nito at itinuturing na illegal. Sabi ng BIR, tax stamp lang ang pwedeng maging patunay na bayad ang produkto. Sisirain ng ahensya ang mga nakumpiskang vape product matapos sumailalim sa inventaryo. Sinusubukan po namin kunan na pahayag ang mga nagtitindang nakuhanan ng produkto, pati na ang organizer ng trade show. Magpapaseminar po ang BIR para sa mga vape sellers tungkol sa mga proseso para masigurong kumpleto ang buwis ng kanilang mga produkto. Pinatiko sa ilang kongresista ang paratang ni Senador Bato de la Rosa na oportunista at walang prinsipyo ang mga kongresistang suportado noon. Pero ngayon binabatikos na ang drug war ng nakarang administrasyon. Nakatutok si Jonathan Andal. Political harassment, political attacks. Ito ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa pagdawit ng dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban sa kapatid na si Congressman Pulong Duterte at asawang si Second Gentleman Attorney Man Scarpio sa 6.8 billion peso shabu shipment noong 2018. Pero sabi ng isa sa mga miyembro ng Quad Committee ng Kamara na duminig sa testimonya ni Guban, hindi totoo ang paratang ng bise. Sabi pa ni Fernandez, wala itong koneksyon sa pagkalas ni VP Sara sa gabinete ng Marcos administration noong isang lang daw kasi yun. Gayong noong isang taon pa raw naghihiring ang iba't ibang komite ng Kamara tungkol sa umunay EGK at droga. Walang political harassment dito. If ever na nagtutugma-tugma yung mga ebidensya at iisa yung pinatutunguhan ng aming investigasyon, hindi namin po kasalanan yon.
Ang pagtawag naman ni Senator Bato de la Rosa na oportunista at walang prinsipyo sa mga kongresistang panaypuri noon sa drug war ng Administrasyon Duterte, pero ngayon bumabatikos na, tinapatan ni Antipolo Representative Romeo Acop na dati rin Police General. Si Bato aniya ang totoong oportunista na ginamit daw ang koneksyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para maging PNP chief at senador. Tinawag din niyang tuta ni Duterte si Bato na mas nakatuon daw sa kanyang karera sa politika kaysa hustisya. Sinusubukan pa namin kunan ng payag si Senador Bato kaugnay nito pero hindi pa siya sumasagot. Nauna nang sinabi ni VP Sara na inaasahan na raw niya ang impeachment case na unang lumutang nang banggitin nito ni Attorney Harry Roque. Sabi ni Roque na laman daw niya ito mula sa mga kongresista. Pero sabi ni Fernandez, ako, I haven't heard any, no? Pag pumapasok po ako sa kongreso at nagtatrabaho po kami, wala naman po kami nadidinig na impeachment. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal nakatutok, 24 oras. Pause muna sa intense scenes ng pulang araw ang cast ng Hit Kaposo series. Time out sa iyakan at labanan dahil it's time for kambutan sa Tiramisu Cake Dance Challenge. Pero si Roshi David Licao ko hindi sumabay at pabiliw niyang caption, ang hirap daw nilang turuan. Definitely not a drill din ang emergency dance challenge ng cast and crew nito. May hataw moves na may aliyo transition pa. Maria Blanc. Ozawa. Maria Ozawa. At mula naman sa kanyang aliw answer sa Family Feud Philippines, ngayon co-star na ni David sa pulang araw si Maria Ozawa na gumaganap bilang Haruka Tanaka na ina ni Hiroshi. Kwento ni David na starstruck daw siya nang makita ang aktres sa kanilang taping. Actually, paakit dito nakita ko si Maria Ozawa. Ano, gulat ako na ano, na nandyan siya at saka ang ganda niya. Kahit po sino deserve ang second chance, pati na po yung mga aso at pusa na pinagmalupitan. At ngayon pong National Aspen Day, ang ilan sa kanila, hinanapan ng kanilang forever home and family. Narito ang report. Hanap mo ba ay asong charming o kaya naman ay makulit na muning? Perfect sa iyo ang celebration ng National Aspen Day ng Animal Kingdom Foundation. Dito ang mga rescue dogs and cats kabilang ang mga biktima ng animal cruelty, pwede mong bigyan ng bagong family at forever home where they can feel safe again. Kailangan po eh, syempre meron tayong capability to take care of the dogs. Kailangan din meron silang capacity for the veterinary sa vet clinics. Si Dindo, certified dog lover na looking forward na makasama sa kanyang hobby ang new adopted dog. Gusto ko rin siya makalaro. Buti nga, meron na ngayon ako ulit. I'm so happy. Si Raquel naman, tila na love at first sight sa asong si Mori. Parang tinatawag ako ni Mori. Tapos, parang gusto ko na siyang i-adopt. Nag-aalaga talaga kami. Mahilig kami sa mga dogs. Gaya nila, forever home din ang nahanap na asong si Dolly. Isa siya sa Posyonista Dogs sa Cute Paanda ng Philippine Animal Welfare Society. Nirescue siya ng POS sa Aklan dahil may nagbuhos ng mantika, kumukulong mantika sa mukha na. Nung nakita namin na pinapaampun siya sa POS, naulog na lang yung loob ko. Gaya ni na Poker and Derby na kapwa na rescue mula sa sinalakay ng Pogo Hub sa Porac. From Pogo to Poging Doggo. Okay na sila for adoption ngayon. They've been neutered, spayed. Naka-recover na sila from their malnutrition and yung mga sakit-sakit na nakuha nila dahil hindi sila pinakain for like 1 week. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.